Alam mo, yung mga ayaw lang naman sa batas na yan eh. Yung mga mahilig gumawa ng illegal. So, pabor nga ba ako sa doble plaka? Oo, pabor ako. Pabor ako sa doble plaka, pabor ako sa change of ownership. What's up mga kayo? Sobrang nakakamiss na talaga mag-vlog, mag-motor, mag-ride. Ayan, ito nga tayo, no? Back to normal na. Dahil nga, GCQ. Pero, alam nyo ba, sabi nila, this is the last day of GCQ. Dahil daw June 15, MECQ na tayo. Modified Enhanced Community Quarantine na. Ay nako, dahil wala, halos walang pinagbago. Mas dumami pa yung kaso ng COVID na yan. Kasi porket nag-GCQ, ang dami nagsisilabas na hindi naman kailangan lumabas. Ang daming bata sa kalye, ang daming pag-alagala dahil sobrang namiss nilang gumala. Hindi naman kailangan. Kung wala kayong bibilin o importanteng gagawin sa labas, huwag na kayong lumabas. Ang daming pasaway. So, malipat tayo sa talagang ano natin ngayon, sadya natin ngayong araw na to. Kaya ako lumabas dahil nga aasikasuhin ko na tong yung mic ng camera natin. Dahil wala pa rin ako camera, kaya kung mapapansin nyo, pag binilisan ko yung takbo, sobrang lakas ng wind noise. Kaya puro tayo ganito takbuhan lang eh. Takbong 30, o tamay mo ngayon, no? Tamang chismisan lang sa kalye. Kaya may importanteng gagawin. Kakaalam ko, below 21, bawal yan sa labas. Bawal lumabas. Pero ang daming bata sa kalye, mga pasaway, pati yung mga magulang na yan, hindi ginagabayan yung mga anak nila. Wala eh, yan talaga. So yun nga, topic natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung ito, opinion ko lang about sa doble plaka na yan, tsaka yung change of ownership ng RA11235, kung di ako nagkakamali. Sa una pa lang naman, talagang hindi tayo pabor, mga riders, yan sa doble plaka na yan. Dahil nga yung una, hinahain nila is yung plate number talaga, as in plate. Napaka-delikado niya sa harap ng motor, lalo na sa mga big bikes. Pila o, mga bike shop. Then, eto na nga, nakagawa ng solusyon. Ginawa na lang decal, sticker. Ayan, ginawa na lang sticker yung ilalagay sa harap. Tapos yung sa likod, lalakihan. Para sa akin, okay na yun. Wala naman na tayo magagawa, nandyan na. Pero kung hanggat makakayang pigilan, pipigilan natin, syempre. Tutulong tayo. Ngunit, ang hindi gusto ng lahat ng nakararami ay yung change of ownership. Alam nyo kung bakit? Kasi puwet nyo may racket. Hindi. Upa lang po ito. Kasi yung change of ownership, napakaraming proseso. Sabi natin madali lang, pero madali yan sa normal na panahon. Hindi sa ngayon. Diba? Ngayong may COVID, nakikipagsapala lang ka sa LTO na pumila-pila ka doon. Imbis na marami kang ginagawa sa bahay nyo, diba? Na mas importante. Unahin mo pa ngayon change of ownership na yan. Kahit naman may mga legal na papeles ka naman talaga, diba? Ito sa atin sa Pilipinas, usong-uso ang bentahan ng mga motor, mga second hand sasakyan. Kaya ang hirap yan, nawawa. Lalo na yung mga third owner na, fourth owner. Ay nako, sakit ng ulo. Mga wala na yung totoong may-ari, namatay na, ganyan. Yung iba nasa probinsya, hindi mo na makukuha yung mga details nila, pirma-pirma ganyan. Talagang gagastos mga riders para dyan sa change ownership na yan. Tapos yung iba, meron din mga repo yung motor. Ano yung repo? Yun yung mga second hand na motor, yung tipong hulugan, kumuha ka hulugan, tapos hindi na nahulugan, binalik sa kasa, kasi ikaw binili mo ng second hand na siya. Repo tawag doon, diba? Ang kausap mo doon is yung kasa, diba? Eh paano ngayon? Ngayong may COVID, may pandemic, paano na lang? May mga bukas na bang mga kasa ngayon? Hindi pa lahat nagbubukas. Kaya yari, tapos ang binibigay lang nila 5 days after yun nga yung June 6 na sinabi nila, patay.
sana naman maging magbigay ng konsiderasyon yung mga pulis, no, mga checkpoint yan. Sana hindi tayo gigitin. Kaya naman, madali lang naman. Sabi nga nila, mura lang, madali lang magpalipat ng pangalan. Oo, pero hindi sa ngayon dapat yan. Yun ay nakakainis, diba? Meron pa, isa pa na parang mali balita. Diyos ko, pati bike, irirehistro. Galing. Kaya nga sila bumili ng bike eh, kasi para makatipid, ganyan, walang gastos, walang rehistro. Kaya bike, e-bike, bike, yan. Bawal bang kumanan? Alam ko pwede. Nandito nga pala tayo sa Rotonda, Pasig. Bakit nga ba ako nandito? Pupunta ako dyan sa memory.ph. Kung alam niyo yun, dun nga ako bibili ng mic. Oh, papamatay, sige. Oh, papamatay, sige. Turog ka sana sa bus. So, pwede malakas preno ng bus. Kuya, pwede kumanan? Ha? Sa kanan pwede? Pwede, thank you. Pwede kayo mag-U-turn? Kasi alam ko dito yung memory.ph sa kabila. Eh, palabas na ng highway ito. Sana pwede mag-U-turn. Pag walang bantay, pwede. Pag meron, hindi pwede. Ayun na, nakita ko na yung ano. Ayoko dumire-direto eh. Pwede naman siguro ako mag-U-turn, mga sir. U-turn. So, babalik tayo, guys. Meanwhile. Na, diba? U-turn tayo, boy. Yung. So, ayan mga kayo. Nandito na tayo sa memory.ph. Yan. Toss Trading. Ito lang, makikita nyo siya. Pag galing kayo ng Rotonda, doon. Rotonda, ng Pasig. Tapos diretso kayo, syempre. So, dyan ako nag-U-turn kanina. Sensikos. Gumagawa ng modification sa J-hook. Para magkasya. Nakalang nabibili ng J-hook na pang SJ. Pang SJ? Dito pala, kinalas ko na lang to. Mga stickers nila. Libre ticket. Inoobserve nila syempre yung social distancing. May plastic na rin siya ngayon. Lahat ng GoPro accessories, mga action camera accessories, meron sila dito. Kahit mga yung pang DSLR, SD card, meron sila dito. Camera holder mga kayo. Nasa 430 kung di ako nagkakamali. 430 lang to sa memory.ph. Tapos yung Boya mic natin. Mamaya te-testingin natin yung mic natin. Kinabit ko na sa helmet ko. Okay. Tulungan mo lang. Hello, 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 hello. So ngayon nandito tayo sa memory.ph mga kayot, no? Ayan, 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 ayan. Okay, okay. Mga kayot, eto na tayo. Meron na tayong mic. Sana hindi na ma-wind noise, no? So, ayan. Testing, testing. Hindi ko pa rin alam kung anong kalalabasan natin sa mic na to. So, galing na nga tayo kay memory.ph. Shoutout. Salamat sa holder na to. MotoWolf holder. Tsaka sa waterproof case. Tsaka sa Boya mic. Tsaka sa pag-DIY ng pagbubutas. Salamat, Bus Roland. Shoutout, memory.ph. Ayan, ayan, ayan. Enjoy natin. Birit-birit tayo ngayon. Tetestingin ko yung wind noise. Alang niya itong daanan na ito. Ang lubak. Baduy. So, mabalik tayo sa topic natin kanina. Alam nyo ba, hindi lang yun yung nakaka-bad trip sa bagong batas na yan. Ang pinaka nakakainis pa dun is yung multa. Alam nyo ba kung magkano yung multa? Sus Mario Josep, katakot-takot na 20,000 to 50,000. At hindi lang yun, pwede ka pang makulong. Hindi ko napansin, umiikot-ikot na pala boy. Tanggalin ko na lang kaya, baka malaglag.
Sana hindi naman wind noise. Wind noise! Nga pala, sa mga nanonood, kung kayo may mga kamag-anak na bumabiyahe or nagkokotse, nagbumotor, paalala lang guys, sana huwag natin ibaliwalain yung mga nakabike ngayon. Lalo sa panahon ngayon kasi ang daming nagbabike ngayon na as in, wala, marunong lang sila magbike pero hindi sila marunong sa kalsada. Alam nyo yun, yung ibig ko sabihin, nagigets nyo, walang pakaramdam yung mga ganon. Maraming ganon ngayon sa kalsada guys. Hindi lahat ng nagbabike ngayon sa kalsada ay sanay. Karamihan pa dyan, mga babae. Ayan. Trying up. Sana hindi ma-wind noise, mga kayot. Kaya tayo medyo rumaratrat ngayon. Kasi yan, papakinggan ko habang nagsasalita. Kung marinig nyo pa ba ako sa mga ganong speed. Ayan, 80 kilometers, mga ganyan. Tsaka kayo din sana guys, yung meron man kayong kakilala na nagbabike, kayo, kung kayo nagbabike sa kalsada, sana maging alerto tayo, no? Kasi maraming hindi natin nakikita sa isang tingin lang. Kailangan dalawang beses kayong lilingon hanggang tatlo or higit pa. Siguraduhin nyo muna bago kayo lumiku-liku dyan. Ayan, mga nakabike dyan. Bike, ibigay na natin sa kanila yung part na yan, yung gilid na yan. Sa mga nakamotor, sana mapagbigyan natin sila. Oh! Uy! Walang juo kayo mga aso kayo. There you are, there you are. Ah! Balancing, balancing. So, excuse me lang po sa mga tao, padaan. Oh, bawal pala ang kotse rito ha. Motor-motor lang. So, padaan lang po. Nakapanibago ah. Daming gulayan pala dito, may palengke. Sige, durog kang pusa ka. Bawal ho kayo sa kalsada ha. Ayan oh, bigyan na natin sa kanila yan mga pero yan. Mga bata yung nagbabike, bawal yan. Above 21 lang ang pwedeng lumabas. Ewan ko ba sa magulang niyang mga yan pinapayagan. Gusto ko makita yung view ko dito. Lipat na nga natin yung camera natin. Lipat! Init ang panahon, boy. Sarap. Lakas!